Kung hindi naging presidente na si Rodrigo R. Duterte, malamang sa hindi isa na tayong narco-state ngayon. Para na tayong Mexico, ang nagpapatakbo ng lipunan at gobyerno ay mga sindikato ng droga. Pero dahil nagkaroon ng kagaya ni FPRRD na totoong may pagmamahal sa bayan na dinibdib ang pagiging trabahador ng taong bayan, heto ngayon ang napapala niya, inuusig ng mga politikong may sariling interes. Ganunpaman, hindi nila basta-basta mapapabagsak ang dating pangulo dahil mahal siya ng taong bayan at naramdaman ng marami na sa panahon niya lamang naging ligtas ang bawat Pilipino sa mga kriminal. Samantala, ang ilan sa mga wala naman sa pamayanan ng ordinaryong Pilipino at di nakaranas maglakad sa kalsada ng hating gabi ay ang tingin kay Tatay Digong ay berdugo. Kaya naman kitang-kita kung saan sila nakapanig tulad nitong si Agot Isidro na pinuri si Risa Hontiveros ang bukod tanging bumangga daw kay Tatay Digong. Ayon kasi sa ulat ay, sa kalam, veteran actress Agot Isidro lauds Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros following her clash with former President Rodrigo Roa Duterte over his hardline stance against crime during the Senate's first hearing on the war on illegal drugs on October 28. Ball of steel, babae, ayon pa sa pagyayabang ni Agot. Kung tutuusin may balls nga si Risa para ipagtanggol ang mga durugista katulad ng dating artista at kabaro ni Agot Isidro sa showbiz na si John Wayne sa Celeridad. Dahil sa droga nasira ang buhay. John Wayne Celeridad o John ng Star Magic. Kilala ng mga batang 90s bilang isang sikat na artista na napapanood sa ilang palabas sa TV at nanalong Best Child Performer ng Metro Manila Film Festival noong 2002. Sa edad na 35 siya ngayon ay nakulong dahil sa pagpatay ng kanyang matalik na kaibigan dahil pinaghihinalaan nitong papatayin siya. Napag-alaman ding nalulong din ito sa illegal na droga at naging dahilan ng paghina ng career at pagtahak sa maling direksyon. So, ngayon isa ba sina Agot Isidro at Risa Hontiveros na tutulong sa naturang artista dahil nga nalulong ito sa droga o si Duterte pa rin ang sisisihin nila? Samantala, itong Inquirer naman ay hina-highlights din ang mga balitang pabor sa mga durugista. Ayon kasi sa headline nila ay, Watching Duterte at Senate Trigger's Mother Who Lost Two Sons. Talor Pasco, who counts her two sons among the thousands killed in questionable police operations during the six-year crackdown, former President Rodrigo Duterte, who faced the Senate on Monday, where he again unloaded expletive-laden spiels about defending the country against criminals, showed no sign of remorse, because he sees the poor as mere animals. Ang issue na ito ay binigyan naman ng supalpal ni Joy Cruz dahil aniya ay, Hoy, Lord Pasco of San Mateo, Rizal, mas nainsulto kami na kinakampihan niyo ang aminadong pusher at paring addict for 15 years. Gaga, naiinsulto kami na di mo nakikita ang napakaraming tunay na inosenteng biktima ng droga. I am sorry you lost two sons. Pero di yun kasalanan ni PRRD. We can't create policy because of your loss. Samantala, maraming nagpapatunay na dating addict na nagbago sila dahil sa war on drugs ni Tatay Digong. Ayun nga sa isang ito ay, My parents faced a tough battle with addiction in the past. My mom sold drugs and my dad was a pusher. She spent time in jail twice, once for a month and again for 3 years. After her second release, she went through rehab for nearly 2 years. During that time, my dad focused on himself and even volunteered as a barangay tanod, turning his life back to God. Now, both of them have come a long way. My mom is out of rehab and doing incredibly well, and my dad has a steady job. They've both been clean for almost 5 years since Tatay Digong's war on drugs began. I truly admire Tatay Digong for the impact he made in helping many people struggling with addiction. Seeing my parents transform is a powerful reminder that change is possible, even in the darkest times. They are committed to their new path, and I couldn't be prouder of them. P.S. My parents were pushed to surrender rather than risk their lives in the war on drugs, they chose not to fight back. If this campaign hadn't been implemented, they might still be struggling with addiction. Based on our experience, the war on drugs helped motivate them to change. They've been addicted since high school,
but the pressure of the campaign prompted them to seek help and turn their lives around instead of facing the consequences of continued drug use. Thank you, Tatay Diggs. War on drugs is not a failure. Ayon sa isa pa ay, my brother was once an addict and a pusher, but the war on drugs changed his life completely. Fearing for his safety as his friends were captured and some lost their lives, he hid for 6 months. It was a difficult time for our family. I even prepared for the worst by purchasing a St. Peter funeral service plan, understanding the risks he was facing. Now, he's a changed man. He's committed to his new path, attending community service and traveling to Cebu for events with his religious group. Watching his transformation is a powerful reminder that change is possible, even in the darkest times. Daghang salamat, Tatay Digong. Bukod sa dalawang ito, marami pa ang nagpapatunay, so paano ni Risa at mga kakamping sinasabi na failure ang war on drugs eh, buhay naman ang mas marami sa kanila at nagbago pa. Ang issue na ito ay binigyan naman ng comment, reaction ng well-known influencer na si Opinyon ni John John. Panuurin ang full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Narrative talaga ng mga Pink Lawan sa kanila Tambalotlot. Uni Pink. Narrative nilang sirain yung mga Duterte sa war on drugs, no? Pero simple lang naman yan eh. Kung ano ang mas evil. Evil ba ang war on drugs at yung mga di umanoy extrajudicial killings? Di umano. O evil ba yung droga, mga yumayaman sa droga, tapos magiging politiko pa, mapamatay ng mga tao, ng trip dyan sa kalsada, na naksak na lang bigla, at kung ano-ano pa, ng rape ng baby. Timbangin natin, di ba mas masama yung mga itong putang inang droga na ito, ang daming biktima? Dapat yata yun ang pinag-uusapan, pero bakit ayaw nila? Kasi magmumukhang mabait si Duterte. Kaya pala mga kapatid, takot na takot yung dalawang congressman na madaldal doon sa ikakaso sa kanila ni PRRD na subordination to perjury. Siguro nakapag-google sila, nag-google sila. Ako kasi nanood ako sa isang attorney Mike ba yun? Magaling siya, dapat finalo ko si attorney dito sa TikTok. And in-explain niya na bagamat walang direct, walang pangalan na kaso na subordination to perjury, diniklara ng Korte Suprema na kapag ganun ang ginawa mo, hinimok mo yung isang tao na magsinungaling under oath. Magawa ka ng affidavit, di ba? Ay, ang kaso mo ay perjury na rin. Ikaw ay may tuturing na principal by inducement. Ikaw yung principal, ikaw mismo yung author ng crime, parang ganun. Kung kaya't may parusa ito na nalimutan ko na kung gaano kahaba yung parusa nito. At perpetual disqualification from government service. So itong dalawang congressman na nag-aambisyon na gawing kabuhayan ang pagiging politiko, delikado sila na maging perpetually disqualified from government service. So yung isa, babalik yan, malamang mag-artista siya. Okay, magbablog sila ni nung crush ko din, si Ma'am Ivana. Karibal ko kay Ivana yun. Charis. Anyway, ito namang ang kagandahan pa nitong perjury na to. 10 taon, kundi ako nagkakamali, ang prescription nito. Ibig sabihin, pwede mong i-file ayon doon sa attorney na pinanood ko, ha? Pwede mong i-file ang kaso na to within the period of 10 years. So it's safe to say, hindi na si Bongbong ang presidente noon.
Ang mahirap pa nito, baka si Sara ang presidente noon. Kaya itong dalawang tukmol na ito, nagpa-preskon yata sila eh, hindi ko pinanood. May napanood akong clip na humakaka daw sila sa drug war. Mga balimbing na show ko yung mga putang. Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Sabi nung nagsasalita, wala raw siyang ambisyon pumunta ng impyerno. Bakit yung mga sinasabi niya sa mga ginagawa niya, parang gusto niya. Unless super kulang ang kanyang pag-iisip o may kapansanan siya sa pag-iisip, dalawa lang yan eh. Either demonyo siya o may kapansanan siya sa pag-iisip. Kung wala siyang kapansanan sa pag-iisip o hindi siya nag-take ng ipinagbabawal na gamot, sa impyerno ang punta niyan pag ganyan.